Hi everybody! Welcome back to our channel, panibagong video na naman po. For today's vlog, isishare ko po sa inyo kung paano ko guys na-achieve yung ganito kaganda, ganito ka-lush na mga potos plant, itong dito sa likod ko. So bago po ako magsimula, sa hindi pa po pala nakakakilala sa akin, ako po si Joyce, and kung bago ka lang sa akin channel, please do subscribe and pakiclick nyo na din po yung notification bell para updated po kayo sa mga video na i-upload ko, and please like na din po. So eto guys, na dito sa likod ko, ilan lang po yan sa mga collection ko na photos. So eto lang talaga yung mga lush na photos ko. Yung iba kasi bagong tanim, and yung iba naman guys, nilagyan ko ng pole stick para mag-tribe naman sila paakyat. So unahan ko na kayo guys ha, medyo madidistract tayo sa mga dumadaang sasakyan at sa mga asong nagtatahol kasi nasa gilid po kami ng kalsada. So ito, si Enjoy Photos po ito. Sobrang haba na nito guys, kung dun nga to nakasabit sa taas hanggang dito na to sa baba. Ang ginagawa ko, maingay talaga. Ayan o, mahaba po ito. Wala, nagkaano-ano na sila. Ayan. Ang haba na po niya. Tatlo po yan ang mga haba. Ang ginagawa ko guys, para mas lalo siyang maging lush pa, and maiwasan nyo na, kung ayaw nyo palaylayin kasi, alam nyo na, lalo na ako, meron akong maliit na bata na kulit, ang ginagawa niya, pinuputol niya yan guys, ginugupit-gupit niya. Kaya ang ginagawa ko, para hindi siya maglaylay talaga na ganito kahaba, pinapaikot ko po siya sa pot. Ayan, ginaganyan ko siya. Ayan, para maging pantay lang siya, pabilog. So, ayan, oh, mas lalo po siyang kumapal at pumantay, guys. Oh, halos maanuhan niya na yung pot niya. So, ang isa, ito naman, si Manjula Potos po ito. Wait lang, guys. Ito naman si Manjula Potos ko. So, ito naman si Manjula. Dalawang cuttings lang po ito na tinanim ko. Ayan guys, o. Oh, dalawa lang yan. Pero tingnan nyo naman. Ayan, o. Oh, ang ganda, ang ganda ni Manjula Potos. So, ang ginagawa ko naman guys, diba dalawang ano lang siya, dalawang cuttings. Ayan guys, yung kinata niya. Pag medyo mahaba na siya, stable na, kinakat ko siya. Ikakat nyo lang guys para mas lalo siyang maging lush. Ayan o. Pag kinat nyo po kasi siya, hindi lang isa yung susulpot na stem niya, pati guys dito sa sunod. Ayan o. Ito yung pinutulan ko. Ayan yung pinutulan. Nagkaroon na siya ng bagong stem. And sa sunod guys, nagkaroon din po siya. Kaya yung isang stem, meron pong dalawang sumulpot, kaya ayan, mas lalo po siyang kumapal. Pareho po dito sa kabila, kinakatan ko po yan. Ayan, eto meron ako ditong bagong cut. Asa na ba yun? Nagpropagita ko dito. Alam, maingay talaga. Asa na ba yun? Eto, ayan, eto o, bagong cut ko na po siya. Ganyan o, ganyan po ang nangyayari kung bakit nagiging lush ang photos pag kinakat. Kasi yung kinatan mo dito, ayan, nandyan yung bagong stem niya na sumulpot. And sa sinusundan niya guys, meron pa po yan na susulpot na isang stem, kaya mas lalo siyang magiging lush. So ayan si Manjula Potos yan guys, ang ganda. So ito naman, wait lang guys ha, dito ko muna siya ilalagay. O dito na lang. Ito naman si Marble Queen Potos to guys. Ito mahaba din ito. Mas mahaba to kay Enjoy. Pinaikot ko lang din po siya. Ayan. Kapal niya no, ang kapal niya. Ayan o, oh, ang haba niya. Ganyan po siya kahaba. Para hindi po maglaylay,
ikot-ikot na lang siya sa pot. Ayan. So, hindi na ako nakikita sa sobrang kapal. At hindi na rin ako naririnig sa ingay ng aso at mga sasakyan sa kalsada. So, ayan. Kaya hindi ko muna tinaas, guys, si Manjola. Kasi may napansin po ako dito. Sila yung magkatabi. Sila yung magkatabing hinang ko. Parang pareho na po yung dahon niya. Tingnan mo, nag-iiba po si Manjola. Magkatabi po kasi sila. Tingnan nyo yung dahon nila, guys. Diba? Parang magkapareho na sila. Ayan, medyo light lang po siya. Siguro... siguro ganun po talaga yung mga plants. Nahahaluan sila ng ano, kung anong variety yung katabi nila. And ito din, itong stem na humaba sa kanya. Alam nyo ba, guys, nawala yung variegation niya. Ayan o. Nag-plain na green na lang siya. Nag-iba. Akala ko nga ibang ano to eh. Ibang variety ng photos. Pero tiningnan ko, dito lang din. Tsaka dalawang stem lang din naman yan, guys. O. Tigda dalawa lang po yan na cuttings na tinanim ko. Pero naging ganito sila kalash. Ganun lang po ang gawin nyo. I-cut nyo lang po siya. Pero pag dapat, pag nag-cut kayo, yung stable na and medyo mahaba na. Ayan siya o. Kinakat-cut ko lang siya. Nag-iba no? Nag-iba talaga yung dahon niya. So yun po. Ilan lang po yun sa mga tips para maging lush ang inyong mga photos, ang ating mga photos. And yung soil mix pala, guys, na gamit ko, rice hull po and garden soil and coco peat lang. Tatlo lang to, guys. Rice hull, garden soil and coco peat lang siya. Ayan po. Ayan po yung soil mix na gamit ko. And yung napaglalagyan niya, shaded part lang po ito. Hindi po ito nadadirect sunlight. Kaya ang gaganda, guys, ng mga dahon niya. Ayan o, walang sunog. Walang sunog sa mga dahon ng aking photos. So, kung gusto nyo na mas makapal siya, pag nag-pot po kayo, nagtanim kayo, nagpropagate ng photos, pwede po na isa, dalawa. Pero mas maganda, guys, kung maraming cuttings ang itanim nyo, mga 5 cuttings siya. Kasi kahit isang dahon lang din naman dito, okay lang, guys. Kasi kada, ayun, no, kada node niya meron po siyang ugat. Kaya, okay lang na maraming, halimbawa, eto, mag-cut kayo dito, para mas lalong mag-lash po yung photos nyo. So, ganun lang, guys. So, yung fertilizer na gamit ko po dito is yung Osmocote fertilizer. Pag wala akong Osmocote fertilizer, guys, nag-try po ako ng complete fertilizer, yung per kilo na nabibili sa market. Kaso yung complete fertilizer, guys, medyo careful lang tayo sa paglagay kasi medyo malakas po yun. Ang ginagawa ko pag naglalagay ako ng complete fertilizer dito sa mga photos, guys. Wait lang ha, ibalik ko lang ito. Sabit ko lang. So, ang ginagawa ko, wala kasi akong complete fertilizer ngayon. Andito yung puno ng ating photos. Ang nilalagay ko yung complete fertilizer, guys, dito sa malayo. Dito, guys. So, mga 10 pieces. 10 na ano lang. 10 pieces lang, guys. Okay na yan. Dito, paghatiin nyo. And dito naman. Itong mga photos naman, guys, kahit hindi ka gaano mag-fertilizer sa kanila, kahit hindi ka maglagay palagi ng fertilizer, pag maganda po yung soil mix na gamit nyo, maganda po yung ano niya, magiging mataba po yung photos nyo kasi hindi naman po ito sensitive. Lalo na sa pagdidilig. Sa pagdidilig naman, kasi nandito to, dito po to sa may bintana ko. Bali, sa 1 week ata nakakaisa or dalawa lang akong dilig. Depende pa, guys, sa panahon. Kung medyo tag-ulan, isang beses lang po ako magdilig sa isang week. Pag mainit naman, dalawang beses lang po ako magdilig sa kanila. So, hindi po ito sensitive si photos plant natin. Yun lang po yung ginagawa ko. Kinakatit ko lang po talaga siya. And pwede naman, kung hindi pa po kayo nakakapagtanim, magtatanim pa lang kayo ng photos plant. Ang gawin nyo sa isang pot,
para pantay talaga yung pagka-lash niya, ang gawin nyo, ang itanim nyo mga 2 to 5 na cuttings, guys. Para sure talaga na bongga yung pagka-lash niya. Ayan. Pero ito, dalawang stem lang to, guys. O, tingnan nyo. Ayan, ang ganda. So, yun lang, guys. Yun lang po yung mga tips yung maishishare ko sa inyo kung paano ko po na-achieve yung ganito ka-lash na mga photos. So, sana po nagustuhan nyo and meron po kayong natutunan sa video ko today. And kung bago ka lang po sa akin channel, huwag nyo pong kakalimutan. Syempre, mag-subscribe and pakiclick nyo na din po yung notification bell para updated po kayo sa mga video na i-upload ko. And please like na din po. Thank you for watching. Bye, everyone!